Bible class. Sa inyo pong mga handouts, makita niyo po yung title ng ating lesson for today. It's still in the dogmatics, lecture 3, Doctrine of the Church. And ang pinaka-topic po natin is the Universal Church. So last week, images, ano yan? Terminologies and images. Tama? Yeah. So ngayon naman, the Universal Church ang ating pag-uusapan. Inayayako po lahat ay umuha tayo manalangin. Aming Ama, maraming po salamat sa umagang ito na dinako nyo kami sa panambahan. Salamat o Diyos sa Lord's Day na patuloy namin na-enjoy. Meron kaming pagkakataon, Panginoon, na makapagpahinga, sambahin ka, ma-refresh sa aming mga buhay, Panginoon. At salamat dahil ito po ay paraan din ng pagpapabaral sa amin, paraan ng pagpapalakas at pagpapakain sa aming spiritual na buhay. Dalangin po namin na patuloy nyo nga pong gabayan ang aming pag-aaral. Tago niyo po ako sa likuran ng inyong krus, ang iba yung katalinuhan, at kaliwanagan ng pag-iisip ang patuloy niyo pong igawad sa pamagitan ng inyong banal na espiritu, at maging Panginoon sa mga kasama namin online at sa mga hindi pa nakarating ngayon, ingatan niyo po silang mga nasa biyahe, Panginoon. Pangamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, in our topic for today, makita po natin yung preliminary. So, sa panimula po, the legitimacy of the term or the universal church. So the historic basis is it is rooted in the long usage of history. The Apostles' Creed, it says, I believe in the Holy Catholic Church. So this is not to be confused with the Roman Catholic Church because the term Catholic literally means universal. So in its descriptive sense, it denotes the extent of its coverage as contrasted with the local church. So, dinidescribe nito yung coverage, yung kalakhan o yung nasa sakop ng iglesia bilang isang universal na institusyon. At ito po ay kino-compare sa lokal na iglesia. So, for example, this is a local church, what we belong to as a member. Ang CCRBC po ay local church. So, as ARBC, CRBC, and other brothers and sisters in Christ, na nagko-constitute ng isang local na iglesia. But in generic or in general sense, we are part of the universal church. More on that later. So what's the significance of this study? This bears upon the identity of God's people on earth and the relation they sustain to one another. So the identity of God's people on earth, when we talk about God's people, back in the Old Testament, God's people, ang tinutukoy, yung mga hininang ng Diyos, na bayan ng Israel. Now, in the New Testament and up to now, in the New Covenant, we are the people of God. And we have relationship to one another in a sense that we are one body in Christ as church. So, Christian unity is ordinarily but wrongly understood as understood in the organizational sense. So, Christian unity is ordinarily but wrongly understood. Ano po ibig sabihin nun? May mga misunderstanding sa pag-deal natin sa term na Christian unity in its organizational sense. Kaya nga mayroong mga ecumenical bodies na sinasabi yun yung kalipunan o universal the church na sila ang o yung kalipunan ng iba't ibang iglesia. Kahit pa hindi Orthodox yan, kahit iba pang denomination na medyo kulto na, sinasama pa rin nila doon. So at the opposite extreme are those who pride themselves in parochial separatism. Yung parochial separatism is yung ginagawa po ng Roman Catholic Church as an example. Now, we are the Holy Roman Catholic Church. Kami lang ang iglesia. Pero ngayon, sa panahon natin, makita natin yung exclusivity, tinatanggal na nila, naging ecumenical na sila. They are now in connection with the previous churches na kasama nila. For example, the Eastern Orthodox Church, may mga pagkakaisa na sila, no? Somehow nawala yung parochial separatism in that sense, pero they are being united in error. So, the biblical presentation of the universal church is makita natin in Matthew chapter 16. Inaanyayahan kong basahin natin ito. In Matthew
This is the famous revelation na binigay ng Diyos Ama sa mga apostol, specifically kay Peter, when he uttered this answer to the question of Christ. In verse 13, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So, in verse 18, nakita natin doon yung declaration ni Christ that you are Peter, but upon this rock, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. So it is argued by some that such usage is generic. Generic means using the term as representative of each case that term stands for. Example, gold is heavier than sand. Every unit of gold is heavier than every unit of sound. Sand yan, hindi sound. May typographical error lang. So, gold is heavier than sound. The sand, sorry. Pati ako nalito na. Gold is heavier than sand. Every unit of gold is heavier than every unit of sand. So, it is different from collective. Example, all the gold in the world is not heavier than all the sand in the world. Bakit? Mas marami yung sand kesa sa gold. Kahit individually, per gram, or yung bawat butil, or element, as an element, mas mabigat yung gold. Now, the church in this text is not generic because not every church on earth was never lost to hell. Hindi ito para sa lahat ng mga lokal na iglesia. But it is not generic in a sense na may mga iglesia na naitatag sa pangalan ni Kristo Jesus na nag-fall, nagsara na. May mga alam tayo mga churches na hindi na nag-exist ngayon. Yung mga churches nung mga nabanggit sa Biblia, hindi na sila nagpatuloy in its in the sense of the local church. Now, it cannot fit a particular contemporary local congregation. Meaning, sa panahon ngayon, yung church in Ephesus is not non-existent. Wala na, kahit magtayo ka ng church in Ephesus ngayon, sa Ephesus, kahit tawag mo siya church in Ephesus, it is not the church in Ephesus that was established back then by the apostles. Hindi na yun yun. So, the language is definite enough to require an identity for this church, not a mere ideal of church. So, in the Greek term, yung sinabi na, upon this rock, I will build my church. The Greek translation literally, my the church. I will build my church. So ano yung ibig sabihin nun? The singular number precludes identification with the collection of churches in the world. So hindi lahat na nagpapakilala ng iglesia ay yung sinasabi ni Kristo na my the church in Greek or my church in English. Meaning, this one church that belongs to Christ will always be on earth until this day. And what is that? It is the universal church. Okay? Kahit mawala na ang CCRBC, the name, the local church, nagpe-perpetuate pa rin, nagpapatuloy pa rin yung iglesia ni Kristo. At hindi ito yung iglesia ni Kristo na nasa tandang sora, tinutukoy natin. O yung nagpatayo ng malaking ano yun, Philippine Arena. That's not what we're talking about. What we're talking about is the literal church na sinabi, my church. And its universal sense will continue, sabi ito,
will always be on earth until the last day. Hindi nawawala yung iglesia. So from the time ni Christ, na sinabi niya kay Peter, I will build my church, and up to this moment, nagpapatuloy ang iglesia ni Kristo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, in Ephesians chapter 1, verse 22-23, binanggit dito, He put all things under His feet and gave Him to the head over all things, so the church, which is His body, the fullness of Him, fills all in all. So what does this mean? In view of the universal church, the fullness of Christ has reference to the church. Yung kabuuan ni Kristo ay may referensya sa iglesia, which is here singular and definite. Nakita natin yung binanggit sa Ephesians chapter 1, 22-23, singular, isang church lamang ang binabanggit at definite, meaning eksakto, wala siyang ibang pinatutukuyan kundi yung iglesia lang na yun. So sabi po, bago ko basahin yung Expositor Bible commentary na pinaisip ako kanina kung anong sabihin ng EBC, no? The universality of language requires a matching universality of the church. So, yung term na sinabi na all things, that He is the head over all things to the church, and fills all in all, both are matching universality of the church. Parehas yun, terminologies nagpapatungkol sa isang universal church. So in the Expositor Bible commentary, sabi po dito, we might have expected the apostle to explain that as head over everything, Christ is head of His body, the company of believers. But that is not how he puts it. Sabi dito, kung in-explain ito ni Pablo, ng apostol, Pedro, it's ni Pablo sa Efeso, sabi, Christ is the head of His body or the company of believers. Pero hindi yun ang tinutukoy doon. But that is not how he puts it. Instead, he says that Christ, in His exaltation over the universe, is God's gift bestowed on the church. In other words, the head of the church is also head of all things. The church can thus overcome all opposition because of the absolute lordship of Christ. Now, if the Christ is the head of the body, if Christ is the head of the church, which is His body, nandun din yung pag-overlord niya. Meaning, nasasakupan niya pa rin ng lahat. In a sense, hindi siya isang entity na kapag nawala ang, kumbaga, if you can just imagine, He is His body, the church is His body and He is the head, but yet He is over all things and He fills all things. Hindi siya nalilimitahan lamang nung pagiging katawan, pagiging ulo ng iglesia. But above all, He is Lord. So meron siyang absolute lordship over all things. In Ephesians chapter 5, 22-23, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Yung in-explain dun, kung ano yung tinutukoy talaga, we have a lengthy study of the book of Ephesians, patungkol sa iglesia, patungkol sa pamumuhay ng isang Kristiyano. At dito nabanggit yung I speak concerning Christ and the church. Christ and church are model of marital relationship. Pero pag tinitignan natin doon sa chapter 5, binabanggit yung human relationship ng husband and wife. Pero in totality, ang pinag-uusapan is Christ and the church. So may marital relationship siya na minomodelo. This requires a singularity of reference to the church. So iisa lang ang asawa, hindi maraming asawa, hindi maraming pakakasalan si Kristo, kundi iisa lang. So this church is composed of those who have the salvation favors enumerated in the passage of in verses 23 to the following verses. Makita natin yon na itong mga blessing na ito ay patungkol lamang sa isang iglesia. So if these blessings na binanggit dito ay totoo sa isang lokal na iglesia, ito ay totoo sa mga genuine and local churches because it's in totality the part of the universal church of Christ. Now, in John 10 verse 16,
other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So in that passage, makikita natin, sabi doon, merong mga tupa, the sheep will hear my voice and they will follow me, pero meron pang sheep na wala pa sa fold, that those who are far off. And the other sheep, not of this fold, is reference to the Gentiles or outside of the Jewish fold, whom Jesus will save. Eh, tayo yun. Part tayo ng kawan ni Kristo Jesus kahit hindi tayo mga Hudyo. Jesus is collecting all his sheep, Jews and Gentiles, to be brought into the one flock with Jesus as shepherd. So, last week, pinag-usapan natin, I preached about the divine peace galing sa Panginoong Diyos. Anong tinutukoy doon? Sa katawan ni Kristo na pag-isa ang mga Hintil at ang mga Hudyo, destroying the dividing wall of hostility, creating one man. No? So, makita natin na pinag-isa ni Kristo yung kanyang kawan mula sa Hintil at mga Hudyo. So, this one flock of Christ on earth is composed of all those in saving union with Christ. Back in the Old Testament, yung mga chosen people na tinatawag, the nation of Israel, God is demanding them to be set apart. Merong pagkakatawag sa kanila na sila yung maging holy, maging banal. Ganon din yung pagkakatawag sa mga believers in the new covenant. We are called to be holy, blameless, spotless, to be united with Christ. And all of the Old Testament believers and the New Testament believers, part sila ng Universal Church of Christ in one common denominator, the Savior, Jesus Christ. Na sinabi dito, the one flock of Christ on earth, meaning the Jews and the Gentiles, is composed of all those in saving union with Christ. Lahat ng nakipag-isa sa kaligtasan ni Kristo ay parte ng kawan ni Kristo. Makita natin yan if you may kopya kayo, check niyo yung mga freebies ninyo mula sa CRBC. Yung one flock na geological number 7 ni Pastor Noel Espinosa. Mabasa niyo yun doon. So here are the following observations. Number one, the church can be spoken of as singular, not plural, but also definite, not generic. So una, singular, bakit? It talks about the Universal Church of Christ. Pag sinabi natin katawan ni Iglesia ni Cristo, hindi natin siya sinesegregate ng locality, pero pag naintindihan natin na yung local churches, this is just an artificial division para lang malaman natin yung locality. But in its universal sense, iisa lang to. But also definite, not generic. Merong defined distinctions sa isang iglesia. Ano yun? Una, pinaka-importante, merong union, may saving union with Christ. So, the church should be composed of regenerate membership. Kaya nga, sa atin, nagpapamember tayo sa isang local na iglesia. Check. Yeah. Nagpapamember tayo sa local na iglesia. Ang pinaka-requirement, unang-una, ay dapat ikaw ay mananampalataya o ligtas ka. Number two, the church is preserved by God throughout earthly history. Never nawala ang iglesia ni Kristo simula nang ito'y tinatag ni Kristo. Okay? There was a time na sinasabi nila na nag-apostate ang church and they're viewing the apostasy in what happened in the Roman Catholic Church at yung ginagawa nilang generalize nila na lahat ay tumalikod. Pero tandaan natin, we don't believe in the perpetuity of the quote-unquote church na sinasabi nila na merong tayong may nanatiling lokal na iglesia. For example, yung naniniwala sa landmarkism na nag-perpetuate ang kanilang iglesia simula pa sa panahon ni John the Baptist. And these are specifically the Baptists na naniniwala na sila lang ang totoong iglesia, no? Some are falling in this error with their
desire na mapanatili yung purong katuruan. Pero ang sinasabi nga, sinishare sa amin ni, tinuturo sa amin ni Pastor Noel sa GMA, and biblically, makita natin, we don't subscribe to the perpetuity of the church, meaning the local churches, nung panahon na yun, but we believe in the perpetuity of the truth, o yung pagpapatuloy ng katotohanan. Sapagkat kahit pa sabihin nag-apostate yung Roman Catholic Church, nagpatuloy yung totoong katuruan. Kaya may reformation. Merong mga mananampalataya na nangalat, nagtago sa kabundukan, nagtago sa mga kuweba, nagtago sa ilalim ng lupa para ma-preserve yung totoong katuruan. At ito ay preserve ng Panginoong Diyos. It is in reference to this church that Christ exercises the fullness of His mediatorial lordship. In reference to this church, the universal church, pinapakita ng Diyos yung kanyang mediatorial lordship. Na ang kanyang pagliligtas, kanyang propitiation ng sins, is not based on what local church or what creed do you believe or ano, ang kinabibilangan mong local na iglesia, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. This church is composed of all those who are saving in saving union with Christ. So, binanggit na natin kanina, kailangan yung mga nananampalataya kay Kristo ang miyembro ng simbahan. At sila mga nananampalataya kay Kristo ay parte ng iglesia ni Kristo. So, here are the characteristics of the one church of Christ. Una ha, establish natin, there's only one church of Christ. Yung universal church of Christ in Cubao, hindi yun yun. Yung nagbibenta, namimigay ng mga oil, kung ano man yung mga pampagaling, hindi yun yun. Okay? So, these are the characteristics of one church of Christ. Number one, it is universal. Universal. It consists of all the elect seen as gathered in Christ, no longer defined along racial identities. Example, hindi na sila na-define ang pagiging Hudyo o pagiging Gentil. Okay? It is not collective of local churches. Hindi ito kalipunan ng mga lokal na iglesia. Here's the fallacy. This would include unbelievers in the universal church. Pag sinabi natin, lahat ng lokal na iglesia ay pinagsama-sama, at yun yung kalipunan ng pagiging universal na iglesia, sinasama natin yung mga unbelievers. Kasi totoo naman, may mga churches na na-infiltrate ng mga unbelievers. At pag binilang natin sila doon, nagiging hindi totoo, hindi genuine yung definition natin ng iglesia ni Kristo. So sabi po ni John Dagg, in Manual of Theology, a treatise on church order, the church universal includes all the local churches. Yan na, take note. It includes all the local churches, but yet does not include them as organizations. The members of the universal church are individual church Christians and not local churches. Let me say that again. The members of the local church are individual Christians and not local churches. Ang miyembro ng universal na iglesia ay hindi yung lokal na iglesia, kundi ikaw at ako, yung miyembro, yung tao. Okay? So kapag tayo tinawag ng Kristo Jesus, hindi ka tatawagin by your church name na, oh, lahat ng mga taga-CCRBC dyan. Eh, pinag-isa pa tayo kung may iba tayong identity. No. Kaya pag pinagtabi-tabi mo mga mananampalataya, mga genuine believers, the elect, the people of God, ano yung commonality natin? We have a saving union with Christ. Moreover, all the local churches taken together do not make up the church universal. So ulitin ko ha, lahat ng mga lokal na iglesia ay pinagsama-sama ay hindi bumubuo ng isang universal na iglesia, for it includes the saints in heaven as well as those on earth. Eh, local church, wala na dyan yung patay na miyembro. So to view correctly what is the universal church, it includes the Old Testament saints and the New Testament saints who are far long dead and gone and with in the presence of Christ, kasama sila doon, no? Na eventually i-resurrect lahat ni Christ. Kasama tayo. So it is universal. Number two, it is apostolic. When we say apostolic, hindi ito yung apostolic churches ngayon
ng New Apostolic Reformation na pinapractice nila yung fivefold ministries, may prophet sila, meron silang prophet, tapos ano isa? Apostles, hindi yon. So to be an apostolic church, tignan natin. Sabi sa Ephesians 2:19-22, built on the foundations of the apostles and prophets. And cross-reference in Matthew 16, verse 18, when Christ said, you are Peter, upon this rock I will build my church. Sino yung mga kausap niyo doon? Minus mo si Judas, ha? Yung mga apostol ni Kristo. So it points to the beginning of the church of Christ with the 12 apostles. Yung foundation stones, 12. No? In the Old Testament, pansinin nyo, laging may significance yung 12. 12 tribes of Israel, 12 stones na ginawang pananda sa Jordan crossing. And then the New Testament, the foundation are the 12 apostles. So it points to the New Testament as the church's authority foundation. Wala tayong ibang pinagkukuhaan ng otoridad kundi yung mga apostol na tinatag ni Kristo at si Kristo bilang panulukang bato. Meaning, we believe that the apostles, the apostles of Christ whom he has chosen, yung pinili niya, kasama yung si Matias, ay pinili ni Kristo, ngunit sinong pinaka-standard? Sasabihin mo natin, si Pedro lang. Hindi. Ang panulukang bato ay si Kristo Jesus. He is the chief cornerstone. So, it points to the New Testament as a church authority foundation. So, here's the point. This refutes the view that finds church legitimacy in various forms of successionism. Example, landmarkism. Ito yung sabi ko kanina. Yung successionism, yung pagpapasa-pasa ng tawag dito. For example, kunyari na lang no, sa modern times. Si John MacArthur, noong nakaraan, ay inoperahan sa puso. May nilagay sa kanyang stent. Tapos noon, na-injury pa yung kamay. Dami nangyayaring ano. So, he is 80 plus years old, 83 or 88, I'm not sure. He's already old. So, paano na? May question sa amin si Pastor Noel nung parang nababanggit niya. So, sino magpapatuloy ng Grace Community Church? Since somehow si John MacArthur may celebrity status. Aminin natin, no? Celebrity status siya. No? In a good way, no? So kapag namatay ba si John MacArthur, sinong papalit? So sa atin, naiintindihan natin bilang mga believers and we are believing in not in the successionism or landmarkism, pininiwala tayo sa perpetuity ng truth. Na kung sino man ang bawa tayo membro ng Grace Community Church, tama ba? Grace Community Church, church nila. Kahit pamamatay si John MacArthur, ang magpapatuloy ay yung katuruan na totoo, yung tama. Okay? And I pray ganun na mangyari. May mga sound preacher sila na papalit sa kanya if kuhain na ng Panginoon si Dr. John MacArthur. Ngayon, sa atin dito, for example, namatay ako. Sino papalit? Si Seven, yung anak ko. And that's the example of landmarkism at its worst na nagsasucceed lang yung hindi yung sound doctrine, hindi yung truth, pero yung mga somehow mga traditions. So hindi natin hinuhold yung legitimacy ng isang iglesia dahil doon. So sa atin we are upholding the 1689 LBCF, London Baptist Confession, but it doesn't mean na puro creeds and confessions lang ang pinaghahawakan natin. Hindi. We believe in the biblical truths patungkol sa ating pananampalataya na it is apostolic, it is Catholic, it is yan, apostolic, Catholic, and number three, eschatological. Ito na yun. So, it is eschatological. Layo pa ng tingin ko, eh, no? Nakasulat na pala. So, in scriptures, in Colossians chapter 1, verse 13 to 18, binabanggit doon yung eschatological realities now present in the believers and in the church. So, here's the point.
The church is the product of the arrival of the age to come in the person of the work of Christ. It is the inaugurated reality of what will be consummated in the glorious gathering of the last day. Kailan nag-start ang last days? Sabi ng mga prophetic, malapit na, ito na ang last days. Ilang taon na lang sinasabi yan. Because they don't have the understanding that the last days was inaugurated upon the arrival of Christ. That was the beginning of the last days. And the church, smack right at the center of that event, nandoon yung eschatological view natin na sinasabi dito ni D.A. Carson in Evangelicals, Ecumenism, and the Church from the Evangelical Formation. Because the church is an eschatological community, its ties with the new heaven and the new earth are intrinsically more important and more enduring than its ties with this world that is passing away. Sa madaling salita, mas malapit-lapit na tayo sa new heavens, sa new earth, in the resurrection of the body, in our glorification, kumpara mo sa kabulukan ng mundo. Mas maikli na yung tinatakbo natin patungo sa pagbabalik ni Kristo. Kasi nandito na yung actuality, yung inauguration ni Christ sa eschatology. So, the church is orientated toward the consummation and joins believers in every generation who cry, "Even so, come, Lord Jesus." This means, of course, that the church is an eschatological outpost in time. Its very identity turns in on this reality that in turn entails numerous evangelistic, ethical, and social responsibilities. But these responsibilities are based on the eschatological reality, not vice versa. So, isa-isahin natin. In the Old Testament, they haven't seen Christ. They haven't experienced the gospel. Sa panahon ng New Testament, New Covenant, nakita ng forefathers ng mga apostles si Christ, nakita nila yung realidad ng ebanghelyo. The apostles literally ate of the bread and wine that Christ has given, at sa atin nagko-continue yung realidad na yon. Back then, in the Old Testament, the imagery was the manna, the imagery was the lamb. It is very, as I would borrow Paul's, sa 1 Corinthians, it's obscure, like a mirror na hindi malinaw. Pero ngayon, papalapit tayo ng papalapit sa realidad ng ating pananampalataya in Christ Jesus in its eschatological sense, na habang papalapit tayo ng papalapit sa pagbabalik ni Kristo Jesus, palinaw ng palinaw ang ating pananampalataya. As compared to the Old Testament. So Old Testament, they don't have any idea who Jesus was, literally. Tayo may idea na tayo. Hindi nila narinig yung mga signs, wonders, and miracles na ginawa ni Christ as in the New Testament believers. But they have the glimpse. The raising of the dead by the prophets. The feeding in the desert. At ito'y nirepeat lahat ni Christ at hinigitan pa niya. And hindi lang resurrection of the dead ng ibang tao, but he himself resurrected his own body. Now, kaya nandun yung eschatological sense ng church. So, ano yung tatlo? Una, it is universal, meaning Catholic. Second, it is apostolic. Third, it is eschatological. Naniniwala tayo na inauguration ni Christ, yung kanyang pagdating, hanggang sa kanyang pagbabalik, yun na ang consummation. Mas malapit na tayo sa consummation ng pangako ni Kristo and our glorification. Now, relations of the universal church. Notice na. Okay. The church in Israel. Ito na. No? So yung dispensational view, medyo babasagin natin dito. The church in Israel. Review. Na pag-aralan natin yung doctrine of the last things or yung
eschatology ng mga nakaraan, pero huwag muna natin pansinin yan. Pag-aaralan pa natin yan sa mga susunod na panahon. So Israel may be regarded as the church in its Old Testament mode. In Acts 7:39, as mentioned, the church in the wilderness, tinapakita dito na yung Israel in the Old Testament, tinawag na church in the wilderness in Acts. Nag-perpetuate in that sense na the church is the New Testament and eschatological Israel, the people of God. In Galatians 6 verse 16, sinabi doon, the Israel of God. Nakuha natin? So bakit natin sinasabi na ang bansang Israel ngayon na nasa ano no, na nasa Middle East ay different from or it's not the continuity of the people of God? Let's look at them. Una muna. I think the yung pamumuhay nila ngayon is worse. Kung daw nagkakamali, legal ang abortion sa kanila. Kung daw nagkakamali, no? Very nagiging ano na tawag sa ganun, secular yung society nila. Though it uphold pa nila yung Judaistic religion, but it doesn't do them any good. Hindi nakakabuti sa kanila yon. In fact, si Christ, the apostate Judaistic religion na pinatakbo ng mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law, and scribes, ay kinondemn ng Panginoong Kristo. So, in that sense, makita natin na may distinction ang Israel of God at yung church. Ay, yung church, which is the Israel of God, and yung bansang Israel. So, hindi porket Hudyo ka, chosen people ka pa rin ng Panginoon dahil tumawid na from the Old Covenant to the New Covenant. Sinabi sa Romans chapter 9, tama ba? Let me quote correctly. Punta tayo sa Romans chapter 9. Sabi po dito, so verse 6, but it is not as though the word of God has failed, for not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all children of Abraham because they are his offspring, but through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. So dito malinaw na may distinction na hindi lahat na nagpapakilalang Israelita ay Israelita. And in Galatians chapter 6 verse 16, tinawag ang church na Israel of God. So meaning may clear distinction ng Old Testament nation of Israel na may pagtawid patungo sa Iglesia ni Cristo. So here's the point. Dividing between God's intent for Israel and that of the church leads to a disruptive eschatology. At ano yung disruptive eschatology? Ha? Dispensationalism. Nadidisrupt yung plano ng Panginoon. Nagkakaroon ng another plan. Pero makita natin, very clear ang plan ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos. Pinag-isa ni Kristo sa kanyang katawan, both Jews and Gentiles. So hindi na yung Israel na bansa, yung tinatawag na basihan ng pagiging chosen people, but the saving union with Christ. Whether you're a Jew or a Gentile, you are one in Christ. Thus, sabi dito, yung question, but it, sa verse 6, it is not though the word of God has failed. Hindi nag-fail yung salita ng Diyos. Dahil nagpatuloy ang pagliligtas niya sa bansang Israel sa pamagitan ng kanyang, iglesia ni Kristo. At mas marami pa kang naligtas dahil nabuksan ang kaharian ng Diyos para sa mga hintil. So number two, the Church of God, the Church and the Kingdom of God. So, Iglesia at ang kaharian ng Diyos.
So dati talagang litong-lito ako dito. Ano ba yung church? Ano ba yung kaharian ng Diyos? So kapag sinabi natin, this is the kingdom of God. Ito yung kaharian ng Diyos, yung iglesia. I had that erroneous understanding. The kingdom is the eschatological rule of God that has become present in the Christ event. The kingdom of God is already established. He's ruling and reigning. The church is not the kingdom. The kingdom creates the church. The church is the community agent that bears witness to the kingdom, as seen in Luke 12:31. So here's the point. Identifying the kingdom with the church has negative implication for church government and ethics. Bakit? Kaharian ng Diyos. Ano po nangyari? Back in the days, sa panahon ng mga crusades, they believed that the kingdom of God is in Jerusalem. And they have to protect Jerusalem. Nagpapadala sila ng mga, tawag doon, mga crusaders para sakupin muli ang bayan ng Jerusalem mula sa mga Saracens or mga Muslim. Kung napanood niyo yung movie ni Orlando Bloom, The Kingdom of Heaven, no? Yung Kingdom of Heaven doon, naniniwala sila, may hari pa kasi dati ang Jerusalem back then. At ang Roman Catholic Church ay ang nagpoprotekta sa kaharian. Papadala sila ng mga sundalo, no? So may maling understanding. So, number three, the universal church and the local church. Basahin natin sa Hebrews chapter 12, verses 22 to 24. Sabi po sa verse 22, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous, and made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. So, sabi po ni D.A. Carson, each local church is not seen primarily as one member parallel to a lot of other member churches. Yung mga local church, binanggit natin kanina, hindi, ang universal church hindi kalipunan ng mga local churches. So, together consisting one body, one church, nor is each local church seen as the body of Christ, parallel to other earthly churches that are also the body of Christ. So lumalabas ang daming body, as if Christ had many bodies. Rather, each church is the full manifestation in space and time of the one true heavenly eschatological new covenant church. Local churches should see themselves as outcroppings of heaven, analogies of Jerusalem that is above. Indeed, colonies of the New Jerusalem, providing on earth a corporate and visible expression of the glorious freedom of the children of God. So, what's ano yung pinapoint ni Don Carson dito? That the local church is not a mere partition of the universal church, and the universal church is not summation. The local church is complete manifestation of the universal church in a definite location in time. So here's the point. Every local church is Church of Christ in, for example, here in Caloocan, Tabarin. So anong, in a nutshell, sinasabi po dito na ang universal church, ang isang local church ay buong iglesia ni Kristo. Buong katawan ni Kristo dito because we represent His body, the universal church. Meaning, may understanding dati, nung kami pa ay kabilang pa ako sa LJLGM, may mga branches kami, branches, mga local churches. So, meron sa Masbate, meron sa Pasong Tamo, may iba't ibang mga, meron sa Antipolo. So, kapag ka first Sunday of the month, ano yan? Ang tag doon, yung joint service. Pag may joint service, ah, buo yung iglesia. Buo yung katawan ni Kristo. No, that's not the idea. Na kapag ka nagsama-sama ang local church, let's vote in.
Hindi ganon. Parang Voltes 5, doon lang nabubuo yung katawan ni Kristo. Hindi. Rather, each local church, sinabi dito, is a complete manifestation of the universal church. This church established as CCRBC is complete. The body of Christ manifested in through us. It is, sabi dito, it's not a mere partition at ang pagsasama-sama ng lokal na iglesia ay hindi summation. Dahil hindi lokal ang binibilang, kundi ang individual. So if this is the complete body of Christ, we represent the universal church here, ganun din sa iba't ibang lokal na iglesia. Okay? So here's the objection that was answered. Objection number one. How can the universal church be an ecclesia if it cannot gather in one definite location? Kasi called out once daw, dahil itong sasama-sama. Answer, but it does gather and assemble in the sacramental presence of God, as mentioned in Hebrews 12, verses 22 to 24. Kung nasaan ang gathering ng people of God, nandun ang presensya, the sacramental presence of God. Especially in the breaking of the bread in the Lord's Day, there is in the midst of His people. Sabi ni Greg Nichols in Lectures on the Doctrine of the Church, the focal point of the gathering of the Assembly of Jehovah was the special presence of Jehovah. That this has not changed. The Universal Assembly of Jesus Christ comes this same focal point or meeting place by divine mandate. The crucial factor is that God's special presence is no longer restricted to one geographic location. Marvelously and mysteriously, this one and the same special presence is now manifested and located in the multitude of places at the same time. Each local assembly is a temple of God. Each assembly, wherever and whenever it assembles, enters the special presence of God, the same special presence, and therefore the same place. So here's the point. The universal church gathers in the place of God's presence, not in a geographical location as in the Old Testament, may templo built by the hands of men. No longer defined by geography but by the Holy Spirit, as mentioned in John chapter 4:24. Nalang yung Samaritan? The day will come that you will worship God in spirit and in truth. In spirit and truth, andito tayo. We're worshiping God in spirit and in truth. Kaya sobrang mali yung mga mystical beliefs ng mga other evangelical churches na kailangan kong pumunta sa ganitong iglesia. Naalala ko noon, meron kaming nung nasa G12 pa ang pinaglilingkuran kong iglesia. Punta tayo dito sa isang church sa Pampanga. Pagka may morning, dawn worship, dawn prayer. No? Tago natin sa pangalan. May pupunta kayo doon church pag morning kasi nandun yung presensya ng Diyos. Malakas yung presensya ng Diyos doon. Somehow, nadadala natin to sa error na, mag-pray ako. Kailangan kong makita ang mukha ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Akit ako ng prayer mountain. Pero ang totoo niya, hinahanap mo doon si Mang Vic. Hindi ang presensya ng Diyos. No? So, this is an error of understanding. Ganun din sa gathering ng church. Hindi ito patungkol sa lokal na iglesia. Dati, naalala ko, meron kaming, yung buti, binenta na yung mga lupain na yun. Kaya tawag na nangusap daw ang Diyos at magbibigay ang Diyos ng lupain. The land flowing with milk and honey. And this place will be called Mount Zion of Praise. Because 24/7 mag-praise and worship ang mga tao doon, no? Pag naalala ko ngayon, grabe. At ganun naman talaga ang na-induce na feelings. Dati, naalala ko, pag nag-encounter, pag hindi ginawa sa Peña Francia encounter, parang kulang. Iba yung doon, iba yung anointing sa lugar na yon. At may nagpunta pang Singapore na pastor dati, sabi, I see a vision that God and the angels of God are ascending and descending in this place. Wow! Bethel, no? Bethel ba yan? Yung kay Jacob. Ganun daw.
akit baba. So these are wrong understanding of o nagiging ano mystical yung mga paniniwala. So application of this doctrine to issues of Christian unity. It is wrong to understand Christian unity in primarily organizational or structural sense. Hindi dahil mga reform tayo, tayo lang may unity. Hindi natin kasama yung mga non-reform o yung mga Presbyterian nagpapa-baptize tayo ng babies, tayo lang naniniwala dyan. Hindi ganun. All true Christians already have an existing unity in their union to the Church of Christ. Bakit? Ano ulit ang common denominator? Saving union with Christ. This unity is fundamentally expressed in the local assemblies of Christian as churches. So kung may unity sa local churches, dito ang pagkakaisa natin, nakita natin same din yung pagkakaisa ng mga local na iglesia. Churches must seek to unite as they express their existing oneness in the one universal church. Dapat sinisik natin yung unity sa kanila, hindi yung differences. Bakit sa inyo ganito, ba't sa amin ganito? Huwag tayo dyan, kasi iba yung ano natin. Unless talagang ibang-iba yung katuruan nila. But we must be careful na kapag may local church, meron tayong creeds, meron tayong confession in uphold, let's stick to that. We have to keep the unity of the church. Ngayon, hindi natin ito, hindi ibig sabihin tayo nakikiisa, kunyari, sa ibang local churches na hindi 1689 ang tinatayuan na confession. That's that. Hindi na ibig sabihin nun. Okay? Kasi ang pag-iisa sa atin ay yung pagliligtas ni Kristo sa atin. Not the creeds and confessions. Creeds and confessions, these are, sabi, safeguard to errors. And I agree sa magsabi na it is not inspired kasi hindi naman yung literal word of God, but it is important. Kasi doon na-derive yung mga creeds and confessions mula sa word of God. So ingat sa mga galit sa creeds and confessions. Ingat kayo doon. Sabi ni Edmund Clowney, and I will end on this. Ayan. Catholicity is not a wide gate opening to a broad road, but the narrow gate to which the Lord of the Church calls us. Catholicity means that the churches is Christ. We cannot exclude those whom He welcomes, or welcome those whom He excludes. No attribute has a more evident application to the church today. So yung Catholicity, meaning being universal, Catholicity, we practice this. I've seen this many times sa mga conferences na natinan ko na pagtitigdan ko, para-pares kami ditong mananampalataya. Pero pag nagkakaroon ng question and answer, nagnanarrow down yung mga creeds and confessions. Nagiging specific. Or pag nagkaasara na, di ba kayo nagbabaptize ng mga babies? Pagka coffee break or ano, lumalabas din yung mga distinction. Pero hindi nag-aaway-aaway. Debates can be done. Nangyayari yung mga arguments. Pero we are one in Christ. But, sabi dito, we cannot exclude those whom He welcomes. Tinanggap niya, huwag natin exclude. Pedo-baptist ka, hindi ka namin kasama. Dispensational ka, hindi ka namin kasama. Millennial lang kami, premil ka, hindi ka dapat kasama dito. Walang ganun. Okay, nagkakaisa tayo. So, or welcome those who excludes. At clear naman na hindi natin tinatanggap sa church membership yung mga hindi mananampalataya. So, I will end on that. At salamat sa buhay ni Pastor Noel Espinosa na ginamit niya para pag-aralan natin ito, the Universal Church, and next week, may mga susunod pa na mga lectures patungkol dito. So, darako po tayo sa question and answer. Si-set up lang po yung mic.
Check, check. Hello, sound check. Okay. Questions, brothers and sisters? Questions po? Baka sa GC, meron ha? Ay, GC sa Gmeet. Salamat. Hindi nadaldal kayo. Siya sasagot. Ikaw sasagot. Questions? Daldal na eh. Seven, may tanong ka ba? O baka may sagot ka. Wala bang questions? Wala. Kung wala, ako na magtatanong. Insights. Yeah, insights. Kung di man question. Please, huwag niyong i-shortchange yung kapatiran. Kung may insights kayo, i-share niyo yan. Napaka-importante niyan. O kaya baka may tanong kayo na nasagot, tanong niyo na rin para sa iba. Aga pa oh, 11:13 pa lang. Mika, Mika. Ah, mic daw, mic. Yan. Yung tanong ko po is, for example, meron pong save na person, pero it happens na nasa maling local church lang talaga siya, as in mali talaga. Possible po ba na hanggang mamatay siya, magstay siya doon while still being ano, save na pinili siya ni God na iligtas? To answer that question, two things. Una, i-establish ko muna na hindi ko alam lahat ng bagay, kaya hindi ko masasagot yan in that, in a sense na final na hindi talaga eh. Oo. Pero ibabase natin siya sa principle. So, this is the second thing. If Christ is powerful enough to save us, He is also powerful enough to sanctify us. And part ng sanctification is pagkokorekt ng ating theology. So, kung ikaw ay, for example, may naliligtas ba sa Roman Catholic Church? Yes. Kasi napipreach pa rin yung gospel doon kahit papaano. Nababanggit, tama ba, Mrs.? Nababanggit pa rin ng gospel sa, kasi galing siyang Catholic school. Somehow, no? Yung death, burial, and resurrection. Kasi orthodox sa kanila yun eh. Death, burial, and resurrection. So, in that sense, kung kaya mag-save ng Panginoon ng isang mananampalataya na nasa Roman Catholic Church, He is also strong to take him out of that error. No? So,
having said that, hindi ako naniniwala na ikaw ay ligtas at nakita mo na lahat ng error at magiging komportable ka lang sa kinalalagyan mo. God will draw you out. Lalabas at lalabas ka. Then just that's just me based on my tawag dito, limited knowledge and understanding. Binabase ko lang sa principle. Ayan. So pwede ba siyang mamatay doon? Yung isa ko pang sagot? Yes. Bakit? For example, naintindihan niya yung gospel on that very, and this is very specific example. Sasagot, pagbibigyan ko. when the thief died on the cross, di ba kasama ni Christ, dalawang magnanakaw, magkabila. When the thief, that he said, ngayon pa lang makakasama na kita sa paraiso. Maaring, kasi nasa Israel sila. So kahit magnanakaw siya, maaring siya isang Hudyo na naniniwala sa Judaism. That still and was his religion. Pinanganakan niya na yon. Maaring tuloy siya at in-uphold niya yung Judaism niya. But yet, he placed his faith in Christ. And he died on that state. Placing his faith in Christ. So meaning, namatay siya sa ganung relihiyon. Nakabilang siya. Kabilang, ah. Meaning, kasi di na natin gano'n mo sinabi, I renounce the apostate Judaistic religion. Hindi naman niya sinabi gano'n. O kung ano pa mang relihiyon. O baka atheist siya. So ang ibig ko sabihin, kung magfo-factor in yung time, no? Pwede. Pwedeng kamatayan niya, nandun lang siya. Pero meron siyang sariling understanding and may saving faith siya kay Christ. Possibly din. Pero again, na-factor in yung time, ha? Follow up? O iba? Baka may follow up? Brother Chester. And possible din po siguro na ano, Pas, siya yung gamitin ng Panginoon para maitama yung katuroan ng simbahan. Mare. Martin Luther was a Catholic. Ginamit siya ng Diyos to reform the Roman Catholic Church. Kaya nagkaroon ng Protestant. Yan. Yan lang po. Ayan. Other question? Ayan, sa Brother RJ. Hello. Check two. Question, may question na po ako. Question ka po, although trigger yung question, bakit po kailangan ng mga denominations pa ng, may mga denominations pa? At like, itong pina-question. Dahil may mga recent confessions na iba't iba din, pero, so bakit may denomination? Kasi in the conviction of this group of believers, pinaphold nila yung certain distinction ng faith. So, ganun din naman sa local church. Meron tayong mga differences. For example, sa eschatology, no, maaring may kakaiba tayong mga stands dyan. Even sa ibang mga trivial things. Maaring sa practice ng Christian liberty. So these are small differences. So kung ipipicture ko lang, kung sa local churches may mga small differences, natitiis natin as it is sa mga small differences na yun. Now, may mga malalaking differences sa confessions and creeds na much better na mag-branch out na lang to keep the harmony of each local church. Dahil hindi ito, pag titignan natin, parang divided kayo. Parang ano, hindi kayo united. No, pero pag titignan natin, the local church of CCRBC is united in one confession of faith. And na 1689, pati rin naman yung mga Presbyterian na ibang confession nila, united din sila. Anong universal unificating factor natin is our saving faith in Christ. So, nakikip yung unity sa bawat local churches instead of being
tawag dito, hostile sa isa't isa. Imagine, kung sa isang local church, ano tayo dito? Halo-halo tayo ng trip. For example, iba sa atin dito, pedo, baptist, iba naman sa atin dito, credo. Ang gulo ng baptism natin. So, nagkaroon ng mga iba't ibang denomination because in God's sovereignty, He wants to keep the unity of the church, by preserving unity ng bawat local churches. So, lumalawak siya. Pero united pa rin yung bawat local church na yun. Now, may mga nasi-separate din because of error. May mga doctrinal error sila. Nalilihis sila. So, it's just a matter of time na ma-expose that they're not a genuine Church of Christ. No? So, may follow-up dyan. Baka may follow-up ka. Yung regarding po sa ano, yung hell cannot in the church cannot the gates of hell cannot prevail against the church. Yung regarding po sa mga denominations, hindi po ba siya connected doon na baga parang ayun din yung iba't ibang mga views ay ginagamit din ng ginagamit siya ng ni Satan hopefully to para pag-iba-ibahin ang mga view ng mga churches. Ang nagagamit din. Kasi divide and conquer ang ano ni Satanas. Pero hindi siya natatagumpay. Kaya nga, yung sa, makikita sa first page, yung sa part ng where was that? Ayun. Sa biblical presentation, in the third bullet sa unang arrow, the church in this text is not generic because not every church on earth was never lost to hell. So may mga churches talaga na nagupo. Pero the universal church, the body of Christ, in totality, ay hindi nagupo. So sa madaling salita, kung nagupo yun, hindi yung iglesia talaga. It ceased to be the genuine church. Aralan natin si Hermar yata nagturo nun yung tama ba? Si Hermar o si sino ba sa inyo nagturo nun? Ano nga topic mo nun? Ah, isa pa. Yung sa'yo bro, ano yung sa'yo? Marx! Marx pala sa kanya. Ano yung sinabi dun? Yung maintaining Marx. Na kung nawala yung maintaining Marx, eventually, hindi na siya genuine church. Okay? So bakit yung local church nagupo? Eh, yung mga nag-persevere sa isang local church na namatay na, yung Church of Christ, darating tayo sa invisible and visible church sa mga susunod. Pero para maintindihan lang natin, bakit may mga nagsasara ng mga churches? Because they ceased to be the genuine Church of Christ. Pero yung sabihin natin, yung mga nagsimula nun, nakikristo na o baka nadala na sa ibang lugar, yun yung part ng universal church. Not the local church. Coffee. Yeah. Meron ba sa G? Ay, grab. Ay, sasin. May grab. Lahat kasi G eh. G wala, me. Wala pa naman po. Kasi. Wala pa. Okay. Other questions? Still have plenty of time. It's already, only 11:24. Mga kababayan, may tanong kayo? Or insights? Outsides. Okay, mahiya. Brother Art, may tanong ka nga. Mahirap. Or insights? Okay. Kahit anong topic na, kasi mukhang okay na tayo dito. Baka, ayan yan, si Brother, si Deacon Mimon. May naalala lang na ako na ano. Hindi matatanong sagot before yung kasi ano yan eh. May isang situation na si Evan. Evan? Oo, pumuntang ibang church. Ah. Oo nga, oo. Parang sabi ko ipapark. Tapos paano kung ganun? May
example, si Miko, okay ako. Punta ako church muna sa ano. Doon ako muna mag-church sa isang may confession din na ano. 1969. Na hindi? Hindi, ganun din yung confession. Doon muna ako mag-church sa ngayon. For example, paano, napunta ka sa... Ba, nagbakasyon ka. Tapos, ala. Kunyari, pas, ano, naisipan ko lang pumunta ng CRBC. Ah, may bisita ka lang. Doon ako mag-church ngayon. Ano daw? Hindi, kailangan clear yung purpose. Kasi kapag dating mo doon, tatanungin ko, punta dito ka. Di ba? So, kailangan clear yun. Kung bibisita lang, wala nang problema yun. Walang kaso. Kahit ako, bibisita ako. Kahit Lord's Day? Yeah, kasi doon ka lang makaka-fellowship ng Lord's Day sa kanila eh. Kasi Lord's Day din gusto mong ma-fellowship. Wala namang kaso. Walang kaso yun. Kasi hindi naman ng... I mean, bawa ko, kung a-attend ako doon, wala akong assignment dito. At alam nyo, magpapaalam ako sa inyo na, oh, bibisita lang ako doon. Diba? Walang kaso yun. Ay, yung tanong ni Evan, nakaano kasi yun sa hindi belief na saint sa atin. Parang charismatic yung pentahan niya. Oo. Or hindi lang eh. Pati Buddhist temple yata or Catholic Church. Okay, anong view natin doon? Ito yung mga panambahan. Panambahan ito. Sumasamba ang mga tao dito. Kung paanong ang mga Old Testament people dati hindi nagpapapasok ng hintil sa templo dahil ganun ka-importante ang pagsamba, eh, tayo rin. Ayun ba, punta ang Cambodia. Cambodia. Nagsindi ka ng mga ganun-ganun doon. Di ba? Naibel ka ng kung ano-ano doon. Di ba? Pagsamba nila yun eh. So, ingat. Iba kasi parang nakikasawadi ka, nakikigano'n lang, di naman nila ibig sabihin. Di ba? So, hindi, nagiging ano, hindi maingat. No? Kunyari, binyag sa Catholic Church, kinuha kang ninong, ito yung dilema, a-attend ka ba? Ayan. Kami ni Amor, na-late kami. So, kay Mayan. Di ba? Oh, hindi pa namin. Pero wala naman akong balak ceremony. Talagang pinunta namin yung kainan. Pero ang punto doon, sa isang binyag, sa Catholic mass din nila yun, or ano nila yun, sakramento nila yung binyag eh. Kaya sabi nga doon na ikaw ay yung sumasagot in behalf of the child. At nakikiisa ka na you are welcoming the child into the church, into the Christian world. Diba? I renounce Satan in behalf of the child. Mali. Hindi ganun ang view natin or pinanampalataya natin. So ingat. Ingat sa ganun. Kung hindi sigurado, magtanong. No, magtanong. Ayun. May follow-up doon. Kung attend sa ARBC nang bigla na lang umattend, walang paalam, ibang usapan yun. Di ba? O baka nakalimutan lang magpaalam. Okay. Ano naman tayo? Pero yung attend ka na tapos nag-shop ka na pala or nag ito, mas okay dito ah. O lipat ako ulit sa iba. Check ko lang. Hindi ko trip. Sige, balik na lang ako. So may intention na mali. So that's ano ibang usapan. Amar. Ay. Ano kung ano, i-accompany mo yung isang elderly, gusto magsimba sa Catholic, ganyan. Tapos parang dinadamay ka pa niya, magpapasama siya sa'yo kasi ikaw lang available. Wala naman atang ganun sa atin, pero maaring sa mga, ano, may mga umattend dito na mga youth, tapos may ganung mga dilema. Paano kaya yun? Nagpapasama. Nagpapasama yung mga matatanda sa kanila. Actually, nangyari sa akin yun. Nagpapasama si Daddy sa akin sa Catholic Church. Isang oras lang naman yun. So, makakapag-church pa talaga ako sa Christian Church. Ganito yan eh. Gaya na sinabi ko, pagsamba yun. Pagsamba sa, ano, sa... The moment you enter the, ano na lang, yung mass, kunyari, panambahan nila yun. Naintindihan natin na ganun yun. Where do we draw the line?
lalo kapag ikaw isang mananampalataya na. Yun yung clear distinction natin. Kung gusto lang magpasama, ihatid ko na lang. Pero kung ako ay iba na ang pananampalataya, eh yung pinag-usapan natin eh. Jesus Christ said, "Do not think I came to the world to bring peace, but sword." Father versus son, and son versus so and so forth. Yun yung mga inconvenient decisions na maaari nating encounter at gawin para maipakita yung distinction ng faith natin sa kanila. Ngayon, may ibang nag-ano na, samahan ko para next time ako, siya naman maisama ko. Hindi matitigil yun. Sama kayo. Palitan lang kayo. Pero kapag dinome yung line, no, sinabi mo na agad na pasensya na po, hindi talaga iba na yung pananampalataya ko. Sasama lang talaga rin sa iyo. Ganun talaga eh. Some pastor would disagree with me, pero sa akin, very clear yung distinction. Hindi yung makita sila Pablo sinamahan yung mga o ina-advise nila samahan yung mga asawa nila sa templo ni Artemis o ni Venus dahil sasabay yung mga asawa nila. Kasi ang pagsamba doon kakaiba. 'Di ba? At ganun din sa ano hindi talaga. Oo, hindi. Baka may follow up doon. Pero nagigets niya yung point ko. Panambahan yun eh. Ibang usapan. Yan. Dati ang view ko dyan very lax. Basta ako tatayo lang ako sa loob ng simbahan. Hindi ako sasabay sa mga ama namin at mga ano. Eh di binabastos mo na sila. May unnecessary offense kang ginagawa as against na huwag ka na lang pumunta. O gusto mo, ihatid mo doon ka sa labas. Eh ganun. Meron ako naalala dati, umaten sa church namin, sa pinanggalingan ko, asawa niya yung Christian, sinasama niya yung asawa niyang lalaki. Pagtungtong na pagtungtong ng church, lalabas yung lalaki mag-iossi hanggang matapos na yun. May ganun. Meron din naman kaming dating matin sa church dahil Pentecostal charismatic kami, yung asawa niya, Baptist. So kapag praise and worship, alam niyo naman sa Pentecostal, talagang alive-alive, tapos siya, ganun lang siya. As in, poker face. Walang palakpak, walang kahit anong ginagawa. Pero nakatayo. Hindi ko alam kung reform siya kasi I was too young back then. Pero nakikita ko talaga, paano to? Paano to na-harmonize? May nag-stumble dahil nakikita siya. So, dun pa nga lang ah. Ang difference lang ay yung sa pneumatology at sa giftings, nagkaka-offend na yung mga tao. Ano pa kaya yung sa talagang magkaiba na magkaiba. Ayun. Okay. May other questions? Brother Bingo. Follow up lang po. For example po, sa school, yung view ng school or yung in-uphold ng school is parang philosophical. So, let's say parang universalist. And let's say merong sa isang subject nire-require yung student na uy, pumunta kayo dito sana sa for example sa Buddhist temple para makita niyo yung view nila and parang lumawak yung kuno yung view mo and ayun, much worse sabihin pa for example lang na Sunday ganyan ano paano po natin i-ano yun? Like, wag na, okay na po bang parang magka-grade? Or attend lang, pero yung sa motive is ano lang, para lang sa grade? Again, ano yan eh? Pag, dati, iba ang view ko dyan. Parang sige, get your grade. Ka lang alam mo lang yung alam mo lang yung stand mo, huwag kang umattend. Pero habang naintindihan ko yung panambahan, naintindihan ko yung kung ano yung what it means to worship God and to be a Christian talaga. Ang advice ko, kung si Shadrach, Meshach, and Abednego pinasok sa pugon at sinabi nila, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi kami sasamba sa mga yan. Hindi grades ang kapalit nun, ha? Buhay. And tinayuan nila yung pananampalataya nila. So,
That's how I view it. Hindi ko i-advise na siguro dati dahil may mali ako ang pagkaintindi, pero ngayon hindi ko i-advise na hindi, get your grade. No. By all means, kung may special project, hingin na lang ganun, pero do not. Kasi nga yung way ng mundo eh. 'Di ba? Yung way ng mundo para i-require tayo ano. And sa ganung paraan, naging tyrant ng schools. Hindi dapat. Kung ako, irereklamo ko pa yun eh. That's against my faith. Gawin nyo sa Muslim yan, sige. Di ba? Hindi magkapugutan dito ng ulo. Di ba? Onting offense lang sa kanila, talagang very, ano sila sa pag-defend nila sa faith nila. Very valiant. Eh tayo, dapat, hindi naman tayo mag-resort to violence. I'm not saying na all Muslims are violent. Pero, ang binabasihan ko sa France, yung may isang artist na dinrowing Charlie Hebdo ba yun? Basta something. Dinrowing niya yung Muhammad, yung parang caricature ni Prophet Muhammad. Talagang galit na galit yung mga Muslim. At naniniwala ako that yung mga nagalit, hindi mga radical to, ah, na radicalize sila dahil dun sa galit nila. Binastos yung propeta nila. Ano pa kaya tayo na sinasabi natin nasa katotohanan tayo na iwas na hindi natin pagtanggol yung faith natin. So, every time na may ganun, it's an opportunity for us to stand for the faith na meron tayo. Exciting yung part na yun para sa akin. Nakaka-ano siya? Nakaka-edify. Alright? Brother? Ako naman, pas kabalik tara naman. So, Direkwire mo sa church. Before, nung G12 ako, so nag-share ako. Pero nung nag-reforming na, pwede mong gamitin din yung Code of Ethics of Professional in Article 8, Section 4. Na pag isang instructor or teacher nag-impose siya ng nirequired yung student to worship or any engage mo in political view ko, ini-impose ko sa inyo, lumalabag na siya doon. So, pwede yun. So, pwede mong idaan sa way na kung saan, I mean, hindi agad ano. Sa akin yun, kasi may mga times na, teacher ako, so nakikinig, pwede ako mag-share ng gospel, pero I know back then na mali, kasi hindi yun yung platform na. So, pag may gusto sa akin mag-engage through, who Christ is, ganun. So, pwede kong i-one-on-one, pero sa faculty or something na hindi sa classroom. Kasi, hindi ko yun subject. Pero sabi mo kasi, either philosophy, no? Kung philosophical terms, di gamitan mo rin ng gano'n. Pero, paalala mo rin na you're not imposing us yung belief mo o yung something na gano'n to us. Pwede mo i-critic yun. So, debatable siya, malawak siya, pero kailangan mo mag-stand talaga sa ipas. Pero ano yun eh, tanggalin mo yung grades. Hindi ganun yun. Ako, pwede ko sabihin na, hindi, para sa grades nyo to. Sino nila ako? So, who are you joking? magandang aralin mo yun. Especially kung si John, tapos may yung teacher nyo. Ang ano ko dyan, naalala ko nga, yung pag sa yung term na proselyting. Paul mag proselyte. So sa G12 kasi ano eh, change the campus, change the world. Pasukin mo, mag room to room ka kasi hudang pag may teacher na wala, ay pag may class na walang teacher, pasukan mo, mag-share ka diyan ng gospel. Sa iba parang very radical, that's very ano ah, parang nakaka-believe. Ang galing, talagang passionate sila sa sharing ng gospel. Yung ganyan. May maganda at pangit na effect yon. Imagine na lang. Tapos may mga nagpupush pa na dapat i-require sa mga public school yung pagbabasa ng Bible. That's so wrong. Bakit? Paano kung ibang religion i-require sa atin na dapat magbasa ng Quran ang lahat? Diyari tayo. That's tyrannical. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi dapat ini-impose sa mga public institutions. Dahil nagke-create ito ng
maling ano understanding na mababago ang buhay ng mga tao dahil nagbasa ng Biblia. Hindi yung pagbabasa ng Biblia yung nagbabago ng buhay ng tao itself. It's a divine work of the Holy Spirit. Divine work. Yung magnanakaw, hindi nagbasa ng Bible yun. No? But there's something na binuksan ang mata niya ng banal na espiritu. Maaaring nakarinig siya ng mga Old Testament scriptures at in actuality, nakikita niya yung gospel playing out in his very eyes. Pero ang punto is, hindi sa mga ganong paraan na i-re-require mo. Sabi nga ni Pastor Noel Espinosa, may nagtanong, paano yung ano, maging part ka ng moral recovery program sa barangay o sa munisipyo o sa police station na ano, o sa school na mag-share ka dyan ng moral recovery program, mayroong curriculum. Sabi ni Pastor Noel, I won't because I'm not teaching moralism. I'm teaching the gospel. Kung moralism lang ituturo, edi nag-create ka lang ng moralistic unbelievers. Diba? Because moralism is not the cure for sin. It is the gospel. So, in that sense, hindi rin pwede na i-impose natin mga bagay na yun. Kasi magiging tyrannical siya at hindi siya biblical. Ayan. Other questions or follow-up? Insights? Buddha bless you daw. Hey, yung mga ganun, I mean, imagine nga lang, no, nag-travel ka papunta ng Cambodia ba yung Angkor Wat? O Thailand? Sawadee ka. Yung sa Thailand, sa Angkor Wat, eh, templo yun. May mga ele-elepante doon ng mga Diyos-Diyosan. Tapos pipicture ka, selfie. Wow, gago na ba doon? Saya mo, di ba? Or punta ka ng India, tapos nakikain ka dun sa Ganges River, nakainom ka ng tubig dun, patay ka. No? So, these are ano things na akala ng ibang normal lang. Pero hindi ito simpleng mga bagay. Ayan. Ayun, may mga ano, bawa ako, I love art. Siguro, pag napunta ako sa Sistine Chapel, I'll take pictures, no? Pero it's a violation of the images. I mean, yung architecture, I appreciate that. Or pero, yun nga eh, medyo, ano, kailangan nating maging discerning sa mga bagay na yan. Pag di sigurado, magtanong. Yan. Other questions? Or insights? Sa G-Meet? Jimit? Wala. Okay. Alright. Kung wala na, tayo ay ready na ba yung ating ano? Ready na. Okay. Alright. So, tayo yung mukha at manalangin. Aming Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. May lalangat ng langit at lupa at patuloy nagpapabanal sa amin. Salamat o Diyos dahil tinulungan nyo kami na maintindihan ang mga pinag-aralan namin ngayong umaga patungkol sa Universal na Iglesia. Salamat o Diyos dahil patuloy mong kami binibigyan ng kapakumbabaan. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na patuloy na sumunod sa iyo. Kaya dalangin namin, Lord, ang mga natutunan namin ngayon ay tumimo to sa aming puso't isipan at dalangin namin na patuloy kaming mabago, Panginoon, hindi lang sa mga perspektibo, kundi sa aming pamumuhay sa araw-araw. Panginoon Diyos, dinadalangin din po namin ang aming mga pagsasalusaluhan ngayong tanghaling ito. Pagpalain niyo po ang mga tao na naghanda nito at maging kalakasan at kalusugan namin nito. At sa mga kapatid namin na wala pa sa lugar nito, ingatan niyo po sila sa kanilang biyahe. Sa pangalan ng dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, pwede na po tayo mag-lunch. Ayun. God bless.